So, it's our anniversary vlog. May chance kami makapag-outdoor vlog today, pero medyo may mga ingay kayo marinig kasi hindi naman namin binili itong hotel. It's Scotch and Trish, you better wash their blocks with me. Goodbyes, I just want a good laugh. So, itong anniversary vlog namin, i-random kami ng question. First, tatlong type ng question. Easy, medium, and hard question. And difficult. So, syempre, start na tayo sa easy question. Yeah. Na, syempre, alam nga naman sa difficult type. Okay. Mm. Okay, first question. Obviously, dahil ito yung, kahit last year, yung last na birthday ko, blue din yung sinuot ko. At ngayon, birthday ko ulit. Blue na naman! Favorite ko lang talaga yung color blue. Pero may mga color palette ako ngayon. Alam niyo pa yan. Di ba lang? Color palette sa mga dito. Oo. Pero ang tanong dyan, dapat, ito ang sasagot ng favorite color ko. Ako sasagot. Ay, baliktad! Ito naman. Sorry, sorry. Alam ko naman sasagutin mo yung tanong na yun according sa'yo. Okay. Paano na? Hindi na naman ako nakikinig sa instruction. Pero siya po yung nakaisip nito. Okay, first question, i-edit mo yun. Baka sabihin naman ako naka-edit. I-edit mo yun. Of course, red. Yeah. Red suits me. Actually, kahit nung every birthday mo, nakalit. Hindi, nakalit ka ba nung last time? Okay, shade of red. Oh, anything na red. Alam mo yung drink niya. Red. Ikaw? Halas. Obvious naman, no? Blue. Any shades of blue ba? Or is there something in particular? Any like, shades. Pero depende kasi sa style. Parang pag nakita lang ako na may shades of blue, okay, maganda sa. Pero may mag blue na okay lang, sakto lang. Actually, yung foot size mo lang kasi depende sa ano. Pero naglalaro ka sa 38.5, 38.5. 38.5 ka lang. Ako bumibili ng sapatos mo. Ako namimili. O ano, sabi mo hindi. Actually, hindi ko alam ang foot size. Tingnan mo, yun ang nga yung mahirap sa kanya. So, laba di mo alam yung size mo, ganyan. Every time na mag-shopping ako, labi to, sakto siya. Actually, hindi ka na mamili lang, hindi ko alam. Katawan niya, hindi mo alam. Paan niya, hindi niya alam. Mas kilala mo nga ako eh. Kasi all these years, alam ko size 8 ako. US. Pero okay, minsan, may binibili ka sa akin na, ano ba ang size 8? 39 eh. May binibili ka sa akin 38.5, merong 38. Hindi naman tayo nagkakalayo eh. Ikaw 38 ka eh. 38 ka. Half size lang yung ano. Kasi manipis ang ano mo, ang paa mo. Kasi medyo mahirap tong bila ng ano, sapatos. Kasi may mga bunions ko. May mga alaga siya. Yung mga alaga ko. Ako 38 na? Fried rice. Oh, baby! Ang galing mo! Ayun na, inaisip ko agad eh. Alam mo yung parang time. Kahit ano, ika-fried mo, basta may rice dyan, haluan mo na ng kahit ano, gulay, basta rice. Ikaw, comfort food mo, noodles. Kahit anong klaseng noodles? Kahit mag-cup noodles ka lang. Mahilig ako sa sabaw. Minsan, kahit fried noodles. Kahit ano, yung noodles lang na instant, tapos lalagyan mo ng seaweed. Oo, ganun mo. Noodles. Or, ano din, comfort food mo din yung ano yung sasalita ako? Huwag kayong parang tinan ko lang. Or comfort food mo din yung rice with egg. Haluan mo na ito. Ano ba specialty mo? Specialty mo? Wala ka wala. Oo, totoo. Wala naman siya specialty. Pero pag nag-crave ako ng gulay, sa'yo magluluto, magigisa-gisaya ng ampalaya, ganyan, no? Broccoli. Yan, mahilig si fudge doon. Ganun, mostly ganun butter, yung garlic. Yan. Lasagna. Talaga? Oo, love. Ang galing mo cheesy. Talaga. Mga cheesy. Oo, oh, oh, love. Cheese. Lahat with cheese. Specialty niya. At saka yung, ano, cheese board. Pag gumawa ka ng cheese board. Ano lang yung love? Anything na may cheese. Because I'm so cheesy! Alam niyo naman yun! And I love it! Done with easy questions. Doon naman tayo sa medium.
Yes. I can say yes. Kasi, minsan, alam mo yung magtitinginan lang tayo at nagagets na natin. Oo. Yung mga ganun. Siguro over the years. Oo naman. Parehas tayo ng mga anak. Ganun kami kababaw, ganun. Tatawa na lang kami sa simpleng bagay, pagtatawa na namin, ganun. Marami. What a noisy. Alam mo, isa to, isa sa mga ano, sinasadya ko. Pag kumakain, maingay kumain. Gaganyan na sa. Stop it! Ganyan yung maingay kumain, ayaw na yung ganon. Kahit sa kabilang table. Nangingilap ng kabilang table. Oo, ganyan ka. Pag may naririnig akong maingay kumain. Eh, paano yung mga ibang culture nila pag kumakain ng noodles, yung higo, ayaw mo yun. Paano, ganun silang, ganun yung kinakain mo yung pagkain ng noodles. Oo, doon. Dami kasi. Like what? Kung sa dami, as you give one. Yung pagka hindi ako nagpa-pay attention sa details. Like kumare, sa group chat. Hindi ka nagpa-participate? Hindi. Yung tipong mukhari, nasend na dun yung details. Tapos itatanong ko pa sa'yo. Anong bang silbi ng group chat, diba? Kung lahat din pala, itatanong mo sa akin. So, ano ba? Ang totoo. Ganon. Makakairita yun. That annoys you. Tapos, nakakalimot ako. Nakakalimot ako. Ito yung ano ko na yun, tanggap ko na siya. Hindi ka pa tanong sa'yo. Wala. Walang favorite house chore si Fudge. Kung hindi, mag-alaga ng halaman niya. Kasi part yun ng bahay. Minimaintain niya na kapag may kalat na doon around the area ng plants, lilinisin na yun automatic. Yun na yung nagiging habit niya every morning or every time na day off siya sa bahay. Aalagaan niya yung plants. Which is good din naman. Kasi part din naman yun ng bahay. Naalala ko nga yung mga plants. Ayan na! Malungkot na siya. Kasi nakita ko yung mga plants kanina, basang-basa sila. Kinausap mo naman sila bago ka umalis. Diba? Bago tayo umalis. So, okay naman siya. Maintindihan ka naman nila. Sa na-addict! Sa na-addict! Laundry! Grabe! Kada off niya kahit ang busy ng buong araw niyang pagpunta-punta ng kung saan-saan clinic at hospital. Hindi pwedeng wala akong dadatnan na may labanan. So, ang ending, dahil equal responsibility kami sa bahay, pag natuyo yun, obviously, ako ang mag-tutupin. Hindi, aminin nyo eh. Iba yung feeling kapag walang empty yung laundry basket nyo. Aminin nyo yan. Nakaka-stress kapag kabundok yung labanan, di ba? Pag uwi mo, dami-dami. Para ngayon, pag uwi natin, ayun na nga! Diyos ko, ang dami-dami. So, iba-iba. Iba yung feeling ng fulfillment. Tama ka doon, tama. Grabe. Addict din akong bumili na laundry, ano, Fabcon. Yeah. Sabon pang laba, no? Oo. Oh, your favorite time together, of course, ano, Netflix. Netflix, sa sofa, quality time doon. Siyempre pag-off namin, yun yung favorite, ano, namin. Think together, mananood ka. Kasi meron kaming pinapanood na Netflix together. Meron kami pinapanood separate, na separate. Ano pa? A second. Hiraya! Oy! Of course! Since nung pinanganak siya, talagang yung binibigyan talaga namin ng panahon yan. Oo, anak namin. Siyempre, anak-anaka na namin, hindi na mawawala yun sa life namin. Mm-hmm. Ako yung gusto ko na hindi gusto, yung pagiging dependent mo sa akin. May mga time na mag-aaway na po ka. Gusto na hindi. May mga time na gusto ko dependent ka sa akin para mag-feel ko na kailangan na ako. Kailangan ako ng asawa ko sa mga ganitong mga bagay-bagay pa din. At least hindi nawawala yung silbi ko as your spouse. But at the same time, may mga moment na ano ba naman, lahat na lang yun, inasa mo na sa akin. Yung gano'n. Dapat ikaw na nag-isip mo. Dapat ikaw na nag-isip. May mga gano'ng moment ako. Siguro pag ang dami ko lang iniisip, sunod-sunod na yung mga nasa plano ko, yung planner ko, ganyan. May mga medyo ayoko siya. Ayoko. Medyo na-annoy na ako doon. Pero at the same time, gusto ko rin naman. Ang ending, gusto ko rin siya.
nakadepende. Yung mga time na may mga moment lang ako na gano'n, ano ba naman? Lahat na lang. Ganon. Kasi parang wala naman pala talaga sa age yun na maging... Hindi, totoo yun. Wala naman pala sa age yun na maging dependent ka dun sa isang tao na mas older sa'yo ng ilang years lang. Kahit pala, mas yung older sa'yo, pwede maging dependent dun sa younger. Diba? May point? May point. Oh. Oo naman. Wala sa edad yan. Ako, yung napaka-arte mo. Ay, ang arte mo din naman eh. Ang arte mo din naman eh. Gaya-gaya ka lang din sa akin, arte mo. Ganun din gagayahin ko, artehan ko. Grabe ko. Hindi, ang arte mo in a sense na you take care of yourself. You take care of well-being mo. Nainis ako kasi parang, para sa akin, pag nagpupunta ka ng ospital, parang naghahanap ka ba ng sakit mo? But at the same time, actually, hindi mo kasi inaantay na sumama na yun. Alam mong something na maging worse na. So, true. Pupuntahan mo na. Not only yung well-being, pati yung like physical, yung physical na aspect. Maarte ka, yung parang ang dami mong alam mo yun, ganyan-ganyan. Ceremonies. But at the same time, I like it kasi ibig sabihin, yung hygiene mo, alam mo yun, priority mo siya. Yes. Yung physical outlook mo. Yes, yes. Hoy, wala namang masama doon na love yourself, ha? Gusto mo, ano ka, presentable ka lang. Oo. Yung gano'n. Maganda. Check. But it's a bit annoying lang kasi yung preparation nun, ang tagal. At naapektuhan yung pagiging pasensya. Which means, wala siya, pasensya. Kaya ganon. Yun eh. Connected din. Connected sa pag-aantay. Totoo. Kasi yung 1 hour preparation ko, kailangan sa'yo 2 and a half. No. First life. Did you ever lie? Like what? Like did you ever lie? Random. Hindi naman yung sobrang about sa dapat kayo maghiwalay para dahil nag-lie ka ng ganito. Nothing that I can think of. Kailangan na naman sa pag-gigi, makakalimutin. Diyan mo maipapasok yung kunwari man, nakalimutan mo na. Pero hindi mo, ayaw mo na lang maalala. Hindi talaga. Ako actually hindi ko na maalala. Pero alam ko na kapag sinungaling na ako sa'yo. Like? Hindi ko na nga maalala. Kumari siguro, hindi mo alam na umalis ako, parang gano'n. Why? Alam mo lang na sa hotel ako, gano'n. Pero umalis ako, hindi may, mga, ako may mga errands ako, gano'n. Parang gano'n. Mahigpit ba ako? Hindi, pero may mga time lang na parang ayoko na mag-send ng message. So, parang, akala mo lang na the whole time nasa ano lang ako, nasa isang lugar lang ako. Pero ang dami ko nagawa. Ganon! Okay. Hindi yung lie, kasi I ano did not ba? Ask. Unless I asked na, nasa kwarto ka lang ba? Oo, nasa kwarto lang ako. Yun yung pagkakaintindi ko sa lie, ha? Or, yun kasi, is, ang tanong doon, did you hide something from me? Parang yun, diba? Hindi siya lie. Kasi ako pala hindi. Siya. I'm very loyal, honest, transparent. Huh? Hindi mo lang, ayaw mo lang aminin. Hindi. Nag-lie ka sa akin. Lie, no? Nag-lie ka sa... Ako, yung mga bago pa lang tayo. Jesus ko naman, ilang taon na yun. Yung first month. Yung mga first month, ganyan. Hindi siguro. Yung mga first month or yung mga ano random na ano, baka may sinisend na ka-message. Alam mo nga, kapag nagme-message lang kami ng ex ko eh, di ba? Hindi, no. Ano may gusto ka bang ipaamin sa akin? Inuhuli! Aminin ko na. Hindi ko nga alam eh. Yes. Okay, wala naman. Perfect pala kami. Hindi pala kami nagsisunod. Ako wala. Siguro, no, ano ba, wala eh. Alam mo rin naman noon na may nag-chat kami noon ng ex ko, pero wala. No, kasi hindi ko iniisip na gusto ko na siyang tapusin kasi open ako sa possibility na pwede rin siyang matapos.
alam mo yun, hindi ko sinasara yung utak ko na ay tayo na forever. We can only hope, diba? Pero yung possibility na pwede pa tayong maghiwalay, andyan yan lagi, open yan lagi. But never mong ikaw yung parang mag-i-initiate. Kinonsider. Oo. Okay. Na mag-i-initiate na kami. Try ko na ako kayo makapaghiwalay. Hindi pa naman. So far, ah, ngayong 10 kahit years tayo... Kahit sa pinaka-worst ng away natin noon, pick ng away natin. Sabi, nakita mo na yung pinaka-worst ko. At ako na rin yung pinaka-worst mo. Yun na ba yung pinaka-worst mo? Ay, hindi ko. Yung tinulak mo ko? Hindi. Ano ba yun? Hindi ko pa alam ang capabilities mo eh. Hindi. Parang yun na yun siguro. Hindi, hindi ko naisip talaga. Ako, nung umpisa, di ba? Nakagipag-break ako lagi dito. Lagi? Mag-iwali na tayo. Lagi? Hindi pala. Ilang beses lang. Ilang beses lang ba ako mag-iwali sa'yo? Mag-iwali na tayo, ganyan. Ilang mga ilang months namin? Ilang months o 1 year? O 1 year na ba tayo? Alam mo, kasi yun yung mga time na pag umuwi ako ng days off, ayaw mo akong umuwi. Iniwan niya ako sa Doha. Hanggang sa na-explain ko na sa'yo, na-realize mo. So okay ka na. Ganyan. Ako yung appreciate yung there's no skill. Tara! Siguro, akala ko nung umpisa mahirap. But then again, dahil ito yung pinili ko na mag-live in kami together, magsama kami sa isang bahay. Expect ko na rin yung mga magiging flaws, lahat ng mga magiging mali na makikita ko sa kanya. Na ayaw, yung pinaka-worst na makikita ko sa kanya kung paano siya. Ganun naman eh. Pa nagkakalala na tayo ng kahit sinong partner eh. So, walang scale sa akin. Easy. Siguro gagawin ko na lang 1 para may number. So, I'm easy to live with pala. Kasi, ang easy mo lang kasi. Actually, ito po, easy ka lang akong bakit. Kasi, anything goes. Oo. Oo, totoo. Ganun ka lang. Okay lang sa'yo. Ganito, ganyan. Hindi magre-reklamo sa'yo siguro kasi kahit sino maging flatmate mo. I think kasi hindi ako confrontational. Ayoko ng conflict. Which is true. Diba? Proven yan sa ating conflict. Dalawa. Kung pwede lang... Iniipon mo lang ng iniipon or ginededma mo na lang, nilalet go mo na lang, no? How difficult is it to live with you? 10. Grabe. Asa. Kung one sa akin, 10 siya. Hindi. Yung mga naging flatmate ko, nakapag-adjust naman. There are times na it's so easy to live with you. But there are times na I kind of feel annoying. Kasi meron kong specifics eh, di ba? Oo. And hindi siya na-achieve or, di ba, hindi mo nakita na mangyari sa bahay. Ano ka, magta-tantrums ka. Or minsan di na lang niya ako papansin eh. Na-feel ko na parang, ano ba? Nag-rent ba ako sa'yo? O ano? Yung gano'n. Yun yung mga common namin pinag-aawayan noon pa. Up to now din naman. Pero mas nakokontrol na lang ngayon. Oo, kontrolado na lang ngayon. Yung tipong hindi na siya aabot sa pag-aawayan pa namin. Yung parang ano na lang, mag-pause, we'll take a pause na lang muna. Ganyan. Give space to each other. Dati, grabe. Pag okay na, ayun na. Usap na kami ulit. 10 years na tayo ngayon. Another 10 years. Oh, hala, ilang taon na tayo noon? 52 na ako. 47. I believe na by that time, yung mga naplaplano na natin na business, nasimula na natin. Ongoing na siya noon. Hindi yung doon pala mag-start, pero ongoing na siya. May, kahit pa paano may mga pumapasok na. May income na. Alam na natin paikuti. Yes. Ganun yun lang naman. Kasi lagi kami nag-iisip ni Fudge ng hindi naman plan B yun. Pero gusto lang naman lagi namin may mga maliliit na mga business on the side. Tapos yun na lang yung pagtutuunan namin ng pansin in the future. Ako din. Totoo. May pa-bonus question ako. Since 10 years na tayo, ano yung na-appreciate mo over the last 10 years sa relationship natin? And ano yung gusto mo pa sanang makita sa relationship natin? Ang na-appreciate ko kasi sa'yo, sobrang maintindihin mo. Kahit maikli yung pasensya mo, pero nakokontrol mo siya.
naiintindihan mo. Alam ko pa minsan talagang pikon na pikon ka na. May mga ganong moment talaga eh. Pitik ka na pero hindi. Inhale, exhale ka lang. I-control mo. Ganyan. Yun yung na-observe ko sa'yo. Pero ako, dead malang ako. Pero nakikita ko na kinokontrol mo siya dahil gusto mo na lang intindihin. Kaysa maging worse pa yung sitwasyon. Hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon ganun ka pa rin. Ano yung gusto mong makita pa in our relationship from this day onwards? Perfectness kasi tayo eh. Wala naman actually, no? Okay tayong dalawa, sobrang nagkakasundo tayo. Ang masaya tayo, ang hirap. Alam mo, sa totoo lang, na nahihirapan na akong banggitin ang saya namin, ang bliss namin, kasi nakakatakot. Kasi baka mabati? Yes! Hindi ko alam bakit. Oo. Ang hirap, medyo ang hirap nang sabihin. Ang sabi ko sa amin, buti na lang. Buti na lang, you have me. Confident. Yan ang talagang matatawag mo, sobrang confident. Wala talaga, love. Yung sobrang happy kaming dalawa. Pag gusto namin umiyak, iiyak kami. Pag malungkot kami, gano'n, no? Yeah. Hindi, wala. Walang naging toxic sa me. Which is thankful ako na sana magtuloy-tuloy. Kasi sinasabi mo, wala sa age rin, you know? Diba? What if, never know, after 5 years pala, dun may lumabas. Diba? Abangan after 5 years. Pero hindi, sana ito na yun. Ito na yun hanggang talagang nakikita natin yung pagtanda natin hanggang 70 years old na parang ganun pa rin tayo kasweet, ganun pa rin tayo kung tumawa, diba? Ganun pa rin tayo mag-communicate sa isa't isa, ganun pa rin tayo ka-open, ano yung nasa utak mo, sabihin mo sa akin, okay lang kahit ano pa yan, kahit masama pa yan, sige ano yun, diba? May ganun ka? Yun ang sana nakikita ko for another one. Ang open ng relationship natin na, di ba sinasabi ko sa'yo, sige, huwag mong i-filter, ilabas mo lang. Oo, ilabas ganyan, mo lang para magandihan ko. Oo. Kasi, dahil sa tagal na nating magkasama, nakikita natin sa isa't isa, kahit hindi nagsasalita yung isa, alam natin na merong something eh. Oo. Ako, ang na-appreciate ko sa'yo, napakadami. Too many to mention para sa vlog na to. Wow! Ang na-appreciate ko sa'yo, love, is sobrang sweet mo. Sobrang thoughtful mo na tao. Na selfless siya, kahit selfish siya. Ay, hindi ko. Oh, yun nga, sabi ko ka, parang hindi ko naman na ano yun. Ganun word. No. Selfish. Selfish kaya sinasabi ko lang selfish. Kasi, ano mo, yung hindi mo nga pinapabayaan yung sarili mo, yung talaga you take care of yourself. But, also, selfless ka kasi you take care of others as well. And thoughtful, in a sense. Like, kumari, ngayong bakasyon namin, naisip niyang bilhan si ganito, si ganyan. Ako ngayon ko naisip. Or, kumari, nasa layover siya, meron siyang pasalubong sa akin na hindi ko naisip, hindi ko pinabili. Lagi ko sinalan. Sana, magtuloy-tuloy. Huwag kang mapagod. Huwag pala yun. Sana magpatuloy siya mag-i-resume. Pang makita sa relationship natin from this day on. Ba't tayo pag-i-improve na yan? Sana... Bawasan. Gusto mong ituloy yung sentence ko o ano? Sige, tuloy mo. Sige lang. Sige, tuloy mo. Para alam mo. Sige lang. Sige, sige. Sige na ako, tama ako. Diba, you can read my mind. And then, ano mo naman yun eh. Ang gastos mo naman is pera mo naman. Diba? Ay, hindi yun nasa utak ko. Ano? Oh, sige, bawasan sige. Ang online mo? Hindi. Ano? Sige lang, sige. Sige, taposin mo. Bawasan ang? Game, game. O, game, game. Is, sana kahit paano, mag-pitch in ka ng naiisip mo na business, na gusto mo. Kasi kung sinasabi mo kanina, 10 years time, meron na tayong successful business, nararun na. Mag-pitch in ka rin, anong naiisip mo? Wala namang mali, wala namang tama eh. Lagi lang tayo nag-pitch in kung anong pwede nating simulan. Yan, meron tayong ipon, ikaw nakaisip nun, di ba? Nung after natin kinasal, sabi mo, oh, kailangan mag-start na tayo, mag-join ng pera. Kasi ang 10 years, napakabilis lang. Actually, alam mo, naka 10 years na tayo. Oh, kaya nga. So ngayon, parang walang pinagbago yung tsura mo. Salamat, Doc. Baka maniwala sila. Joke lang. It's all natural, baby. Oh, yun lang. Ito, no, gusto ko lang sabihin, pang tapos lang, no? Ito bang na-appreciate ko sa relasyon namin? Dahil sa sobrang ganda ng relasyon namin, wala kaming drama. Some people may say,
na boring. Oo. Pero kasi hindi naman lahat namin binablog eh. Meron nga kaming mga moments na, ay sayang di natin na-vlog. Kasi napaka-random, napaka-genuine ng kalokohan. Alam mo yon. Kaya lang, hindi kami kasi laging totoo. At nakikita nyo naman, hindi naman laging na-update kayo, diba? Totoo yan. Yung relasyon namin, it's far from boring. Lagi kaming gumagalaw. Alam mo yon. We are never in the same place. May mga random na gagawin, pupuntahan, naisip. And at the same time, yung parehas namin gusto. Hindi yung mapipilitan lang yung isa. Hindi yung parang ano, adjust ka na lang ng adjust sa partner mo. Kasi okay lang, gusto ko na rin. Kahit hindi mo naman talaga gusto. We support each other eh, diba? Yes. Yun lang po yun. That's it, guys! Happy anniversary! Happy anniversary.